Mula sa labi ng madilim na panahon, unti-unting umusbong sa Yuna ang isang bagong sibilisasyon na mabilis ding lumaganap sa kabuuan ng Greece. Ilang pamayanan sa baybayin ng Greece na tinatawag ang kanilang sarili na Hellenes o Greeks ang nagkaroon ng malaking bahagi sa sibilisasyon ito. Kinikilala ito sa kasaysayan bilang kabihas ng Hellenic mula sa kanilang tawag sa Greece na Hellas. Ito ay tumagal mula 800 BCE hanggang 400 BCE at naging isa sa mga pinakadakilang sibilisasyong naganap sa kahisahan ng daigdig. Ating alamin ang kabihas ng Hellenic. Nagtayo ng mga kuta ang mga Greek sa mga lugar sa may gilid ng mga burol at sa mga taluktok ng bundok upang maprotektahan ng kanilang sarili sa pagsalakay ng iba't ibang pangkat. Ang mga pook na ito ay naging pamayanan. Dito nagsimula ang mga lungsod-estado o polis kung saan hango ang salitang may kinalaman sa pamayanan tulad ng pulisya, politika at politiko. May malalaki at maliliit na pulis ang pinakahuwaran bilang na dapat bumuo ng isang pulis ay 5,000 na kalalakihan dahil noon ay sila lamang ang nailalagay sa opisyal na talaan ng populasyon ng lungsod-estado. Karamihan sa mga pulis ay may mga pamayanang matatagpuan sa matataas na lugar na tinatawag na akropolis o mataas na lungsod. Sa panahon ng digmaan, ito ang naging takbuhan ng mga Greek para sa kanilang proteksyon. Sa akropolis, matatagpuan ang matatayog na palasyo at templo kung kaya't ito ang naging sentro ng politika at relihiyon ng mga Greek. Samantala, ang ibabang bahagi naman ay tinatawag na agora o pamalihang bayan. Napapaligiran ng mga pamilihan at iba pang mga gusali na nabigay daan sa mga lungsod-estado. Naramdaman ng mga Greek na sila ay bahagi ng pamayanan. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob naman nila dito ang kanilang katapatan at paglilingkod. Hindi lahat ng mga nasa lungsod-estado ay mamamayan dito. Ang mga lehitimong mamamayan ay binigyan ng karapatang bumoto, magkaroon ng ari-arian, humawak ng posisyon sa pamahalaan at ipagtanggol ang sarili sa mga korte. Bilang kapalit, sila'y dapat na makilahok sa pamahalaan at tumulong sa pagtatanggol sa mga pulis sa panahon ng digmaan. Ang lahat ng ito, dagdag pa ang paglago ng kalakalan ay nagbigay daan sa pag-unlad ng mga lungsod-estado. Kasabay nito ang mabilis na paglaki ng populasyon na naging pangunahing dahilan kung bakit nangyimang lugar ang mga Greek. Ang iba ay napadpad sa paligid ng mga karagatang Mediterranean at Eton. Bagamat napunta sila at nanirahan sa malalayong lugar, di nawala ang kanilang ugnayan sa pinagmulang lungsod-estado o metropolis. Mula sa pakipagkalakalan sa iba't ibang panig ng daigdig, natutuhan ng mga Greek ang mga bagong ideya at teknik. Mula sa mga Phoenician ay nakuha nila ang ideya ng alpabeto na naging bahagi naman ng kanilang sariling alpabeto. Ginamit din nila ang mga teknik ng mga Phoenician sa paggawa ng mas malalaki at mabibilis na barko. Sa mga Sumeria naman ay namana nila ang sistema ng panukat. Mula naman sa mga Lydian ay natutuhan nila ang paggamit ng sensilyo at barya sa pakipagkalakalan. Sparta, ang pamayanan ng mga mandirigma. Ang pulis o lungsod-estado ng Sparta ay tinatag na mga Durian sa Peloponnesos na nasa timog na bahagi ng tangway ng Greece. Sa lahat ng mga lungsod-estado
ang Esparta lamang ang hindi umasa sa kalakalan. Ito ay may magandang klima, sapat na patubig at matabang lupa na angkop sa pagsasaka. Pinalawak ng mga Esparta ng kanilang lupain sa pamagitan ng pananakop ng makaratig na lupang sakahan at pangangangkam nito. Ang mga magsasaka mula sa nasakop na mga lugar ay dinala nila sa Esparta upang maging mga hilot o tagasaka sa malawak nilang lupang sakahan. Sa makatuwid, naging alipin ng mga Esparta ang mga hilot. Maraming pagkakataon na nag-alsa laban sa mga Espartan ang mga hilot, ngunit ni isa rito ay walang nagtagumpay. Dahilan sa palagiang pag-alsa ng mga hilot, nagdesisyon ng mga Espartan na palakasin ang kanilang hukbong militar at magtatag ng isang pamayanan ng mga mandirigma upang maging laging handa sa kahit anong pag-alsang gagawin ng mga hilot. Ang naging pangunahing bituin ng sulistado ng Esparta ay magkaroon ng mga kalalakihan at kababaihang walang kinatatakutan at may malakas na pangangatawan. Ang mga bagong silang na sanggol ay sinusuri. Kapag nakitang mukhang mahina at sakitin ang isang sanggol, ay dinadala sa paanan ng kabundukan at hinayaang mamatay doon. Samantala, ang malulusog na sanggol ay hinahayaang lumaki at maglaro sa kanilang mga bahay hanggang sumapit ang 7th taon nila. Pagsapit ng 7th taon, ang mga batang lalaki ay dinadala na sa mga kampo militar upang sumalalim sa mahigpit na disiplina at sanayin sa serbisyo militar. Malakas na pangatawan, katatagan, kasanayan sa pakipaglaban at katapatan ang ilan sa pangunang layunin ng pagsasanay. Tinitiis nila ang mga sakit at hirap ng walang reklamo. Pinapayagan lamang sila na makita ang kanilang pamilya sa panahon ng bakasyon. Sa gulang na 20, ang mga kabataang lalaki ay magiging sundalong mamamayan at ipinapadala na sa mga hangganan ng labanan. Sa edad na 30, sila ay inaasahang mag-aasawa, ngunit dapat na kumain at manirahan pa rin sa kampo, kung saan hati na sila sa gastos. Sa edad na 60, sila ay maaari nang magretiro sa hukbo. Sa lipunan ng mga Espartan, ang lahat ay nag-isa upang mapigilan ang mga pag-alsan ng mga hilo. Maging ang mga kababaihan ay sinanay na maging matatag. Di tulad ng mga kababaihang Greek na limitado ang ginagampanan sa lipunan, ang mga kababaihang Espartan ay maraming tinatamasang karapatan. Sila ang mga nag-isikaso ng lupain ng kanilang mga asawa habang mga ito ay nasa kampo militar. Nangunguna din sila sa mga palakasan at malayang pagipagkalubilo sa mga kaibigan ng kanilang mga asawa habang masaya silang nanood ng mga palarong tulad ng pagbubuno o wrestling, boxing at karera. Ang Esparta ang responsable sa pagkaroon ng pinakamahusay na sandatang lakas sa buong daigdig. Sa simula, labo-labo kung makipagdigma ang mga Greek. Uungat sa masamang nagmamaratsa sa lugar ng digmaan, ang mga sundalo ay isa-isang nakipaglaban sa mga kaway hanggang sila ay manghina at mamatay. Nang lumaon ang mga Griego, lalo na ang mga Espartan, ay mas naging mapamaraan sa kanilang pakipagdigma. Sa halip na lumusob ng isa-isa sa mga kalaban, sila ay nanatiling sama-sama sa pagkakatayo, pasulong man o paurong sa labanan. Hawak ang pananggalan sa kaliwang kamay at espada naman sa kanan. Ang hukbong ito na tinaguri ang phalanx ay karaniwang binubuo ng hanggang 16 na hanay ng mga mandirigma. Kapag namatay ang masundalo sa unang hanay, ito'y mabilis na sinasalitan ng susunod pang hanay. Ang phalanx sa hindi mga bayarang mandirigma, sila'y tagapagtanggol ng kanilang mga pulis. So yan lang muna ang tungkol sa kaibihas ng Hellenic. Ngunit atin pang ipangpatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa kaibihas ng Hellenic. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat.